Hello guys, so this is also a problem related to friction. So the problem says, the uniform 10 kg ladder rests against the smooth wall at B, and the end of A rests on rough horizontal plane for which the coefficient of static friction is 0.3. Determine the angle of inclination theta of the ladder and the normal force at B if the ladder is on the verge of slipping. So dito, ito yung itsura ng ating given. So yung ladder natin is may habang 4 meters at siya ay nakasandal sa point B, wherein stated sa problem na yung B natin is a smooth surface. Meaning, pag smooth surface siya or smooth wall, walang friction na nag-o-occur dito kasi smooth siya at walang coefficient of friction na nagpe-prevent sa ating dulo ng ladder na mag-slide. Unlike dito sa A, na sinabi na it is rough horizontal plane, and then yung coefficient of static friction natin is 0.3. Meaning, itong surface ay merong friction na nag-i-exist kasi itong part magsaslide yung ating ladder. So yung hahanapin natin is yung angle ng ladder and yung normal force ng B. So isulat natin yung hinahanap natin. So ito yung mga unknowns natin. And first, before solving, kailangan muna natin ma-identify yung mga forces na nag-e-exist sa ating given figure. So ito po yung ating free body diagram. So introduce ko muna sa inyo yung mga forces. So itong NB, ito yung normal force na napoproduce ng dulo ng ating hagdan sa taas dahil nagsasandal ito sa ating wall. Therefore, yung reaction ng wall is magre-release din ng force na equivalent sa force ng dulo ng ating ladder. Next is, meron din tayong normal force with between A. This is yung dulo ng ating hagdan sa bababa at yung rough play natin sa A. So meron yung normal force na exert. Then we have 4 sine theta. Ito yung y component ng ating 4 meter. And we have 4 cosine theta. Ito yung x component ng ating length ng hagdan. Then itong 10 times 9.8, ito yung weight ng ating object. Since 10 siya, mumultiply lang natin sa 9.8 meters per second squared. That is the acceleration and produce 98 newton. And note lang po na yung distance ng nito is gitna. Meaning, 4 meter ito. And yung distance niya dito is 2. Therefore, yung kanyang x component na natitira dito ay 2 cosine theta. So pag hinati natin to, meaning, yung 4 meter cosine theta natin na x component is pwede din nating hatiin since identical lang yung measurement nitong dalawa kasi yung distance nila ay pareho. So therefore, 2 cosine theta ito at 2 cosine theta. So mamaya ay magagamit natin yan sa solution. Then ito is yung angle theta natin. So dito, we have force of friction. So ito yung nagpe-prevent sa ating ladder sa pag-slide. So, yung force of friction natin is opposite sa motion, wherein yung motion na pag-slide nito is going to the left, and therefore, yung force of friction natin is opposite. It is going to the right. Now, yung problem natin is to solve for theta and normal force at B. So, unahin natin isolve yung normal force B. So, solving for NB. So, dito, dito tayo magpo-focus sa ating free body diagram. So, sa tingin nyo, anong equation yung makakam up natin or gagamitin para ma-identify natin yung value na NB? So, dito we can use summation f of x equals 0. Since yung NB natin is naglalay horizontally, so why not to try this kind of formula sa equilibrium? Then we have NB. So, going to the left, therefore, negative. And we have frictional force equals 0. Since dalawa lang silang forces na present sa ating figure, so sila lang dalawa yung pwede nating ilagay. Then, pwede natin itong ilipat and makonclude na yung frictional force is equals to NB. So, ito yung ating equation 1. So, ibig sabihin, yung NB pala natin is same lang sa value ng frictional force. Meron na tayong equation 1. Then, para ma-solve yung NB natin, kailangan muna natin ma-identify yung frictional force. So, how to find frictional force? Then, merong formula na frictional force is equals to mu times n. Wherein given sa ating problem na yung mu natin is 0.3. So, i-substitute natin yan. It's equals to 0.3. Then, yung n na gagamitin natin dito is yung normal force ng A. Since yung friction natin is present lang sa A, so dito hindi pwedeng gamitin yung n, yung nb, kasi yung friction natin is wala sa B. So, therefore,
gagamitin natin yung normal force ng A since dito naman talaga makikita yung friction natin sa surface A. So, gagamitin natin dito is NA. So, ito na yung ating equation 2. Now, meron na tayong value ng frictional force. Yung problem na lang natin is hindi natin alam yung normal force sa A. So, paano natin malalaman yung normal force sa A? Ma-observe natin sa ating free body diagram na yung NA natin is vertical. So, why not to try summation F of Y equals 0. So, meron tayong NA and minus yung weight natin which is acting downward 98 equals 0. So, dalawa lang din sila. Then, pwede na in-equate sa 0. So, yung NA natin is equals to 98 Newton. Then, meron na tayong equation 3. So, pag meron na tayong equation 3 at nakuha na natin yung value ng normal force, pwede natin i-substitute yung equation 3 sa equation 2. So, to do that, frictional force is equals to 0.3 times yung NA natin na 98. And yung frictional force natin is 29.4 Newton. So, ito na yung answer natin sa equation 2. So, yung friction force pala na present sa point A or sa dulo ng ating hagdan is 29.4. So, ito yung force na nagpe-prevent sa ating ladder sa pag-slide. So, merong palang force na 29.4 coming from the surface of rough surface A. Now, back to our equation 1, yung NB natin is equals to frictional force. And meron na tayong value ng frictional force. Therefore, NB is equals to 29.4 Newton. So, same lang sila kasi nagsasatisfy sila sa ating equation na they are both equal. So, nasagot na natin yung isang problem. So, NB is 29.4 Newton. Then, yung last na lang nating hanapin is yung theta. So, paano natin masolve ang theta? So, dito, pwede tayo mag-moment sa A or B para masolve yung theta. So, I choose to moment sa A kasi dalawa agad yung forces dito para simple na lang yung pag-solve natin. So, let's use summation moments A equals to 0. So, pag dito na mag-moment sa A, again, yung NA and frictional force natin is 0 na. Then, what are the remaining force? So, lagyan muna natin ng condition na yung counterclockwise ay positive. So, meron tayong NB. At ano yung distance ng NB sa point A? So, meron tayong height na 4 meter sine theta. So, 4 meter sine theta. Then, meron tayong 98 Newton. And yung rotation niya to point A is clockwise, meaning minus 98. And yung distance niya to point A, ito na yung to cosine theta natin. 2 meter cosine theta. So, yan na yung distance ng 98 sa ating point A. So, dalawa lang yung present na force. Then, equate natin yan sa 0. So, i-move natin muna to sa labas. So, ito maging NB, 4 meter sine theta is equals to 98 times 2 is 196 meter cosine theta. And substitute natin yung NB. Now, yung NB natin is equals to 29.4. So, 29.4 times 4 meter sine theta is equals to 196 cosine theta. Then 29.4 times 4 is equals to 117.6 and it's meter sine theta is equals to 196 cosine theta. Then divide natin both side by cosine theta to at 117.6. So dalawa yung i-divide natin para ito makancel at ito makancel. So, yung natira na lang is yung sine over cosine. Sine theta over cosine theta is equals to 196 divided by 117.6 is 1.667. Then, identity, sine over cosine is tangent theta is equals to 1.667. So, theta is equals to inverse tangent of 1.667, theta natin is equal 59.04 degrees. Or rounding off, theta is equal to 59 degrees. So, theta natin is
59 degrees. So, conclusion lang, na kunyari, nilagay mo yung hagdan na may habang 4 meter at sinandal mo yung hagdan sa smooth surface and pinatong mo yung hagdan horizontally sa rough surface with a coefficient of friction na 0.3. Para magsimula pa lang mag-slide yung ating hagdan, kailangan na naka-angle siya ng 59 degrees above horizontal para mag-start yung kanyang motion sa pag-slide. So kapag theta, pag mataas siya sa 59 or let's say 60 degrees or 75 degrees, so hindi pa yan magsa-slide yung ating ladder. So pag naka-angle daw ng 59 degrees, tuluyan namang sa-slide yung ating ladder sa kanyang pagkakasandal.